Tabigi, kung ulam at kanin ang hanap mo, perfect ang midnight snack natin ngayong gabi. Ano? Itong version daw ng Pilipinas sa putaing sikat sa iba't ibang panig ng mundo dahil ano to eh, kumpletong sirikados. Oo, nandun na lahat. At ito pa, Igan, ah, may nakakakilig na kwento pala. Oh. Na ang mga Espanyol, sa likod ng pangalan ng pagkain yan. Mm-hmm. At ang magkikwento sa atin, ang resident heartthrob foodie ng saksi na si Mickey Aldaez. Sikat na sikat ang pagkain ito. Madaming versions at iba't ibang pangalan depende sa bansa. E paano ba naman? Kompleto sirikado siya. May karne, may kanin, may gulay. Guys, welcome to Midnight Snack. At ang handa namin para sa inyo ngayon ay biringhe. Tara, let's try it out. Kung may paella ang Espanya, risotto ang Italia, biryani ang India at pilaw ang Sri Lanka, ang Pilipinas may biringhe. Partida, konti pa lang yan. Worldwide ang beauty ng pagkain ito sa dami ng versions. At lahat ng ito, pare-pareho ang konsepto. Ulam na hinalo sa kanin at iniluto ng sabay. Pero ayon sa isang kwento sa Espanya, ang mga lalaki lang daw noon ang nagluluto ng paella. Por ella ang pinanggalingang kataga nito o ibig sabihin para sa isang babae. Ang aming biringhe dito sa Binulo ay recipe na pa ng aking lola. Ito ay parati namin linuluto pag may mga handaan kami na malalaki dahil ito ay isa sa mga hinihiling na aming mga bisita. Sikreto ng mga Kapampangan, inililipat ang biringhe sa dahon ng saging kapag malapit ng maluto. Mas sumasarap daw kasi ang amoy at lasa sa ganitong proseso. Ang ending, amoy pa lang, malinamnam na. Nandito tayo sa Binulo Restaurant sa Clark, Pampanga, and they specialize in Kapampangan cuisine. Pero let's focus on one thing, biringhe. Guys, excited ako. Mahilig ako sa paella. As usual, kung marami siyang sangkap, dapat sabay-sabay natin kinakain lahat ng sangkap. Yung kanin, yung ano ba to, raisins, yung manok, yung itlog, yung gulay. Let's go, biringhe. Ito ang siguro best version ng Filipino paella. Kung mainisip kang Filipino version ng paella, ito yung maiisip mo eh. Sa lasa pa lang, parang siyang suman na may hinalong konting spices lang siguro. Doon pa lang Pinoy na Pinoy na yung texture at yung lasa niya sa kanin pa lang. Tapos, idagdag mo chicken, egg, at raisins. So guys, all in all, approve tayo dito. Kainin na natin sabay lahat ng sangkap, tapos unti-unti makikita natin ang pagka-Pinoy ng biringhe. Ngayon, marami tayong ibang pagkain dito. Sobrang dami natin pagkain dito. So, i-quick hits na lang natin to. Meron tayong asado. Pork asado. Cheers. Sige, bahala na. Hindi ko nalalasahan yung pandan. Gotta love this job. Dahil kumpleto ang sangkap ng biringhe na parang combo meal, kapag ito raw ang inihain sa handaan, malaki ang matitipid. Paano, may ulam at kanin ka na all in one dish. Ang masasabi ko lang, ang biringhe, matatalo niya kahit anong combo meal at value meal ng mga fast food chain dyan. Tingin mo, Pinoy na Pinoy. All in one na nga, masarap pa. Ako po si Mickey Aldaez, and this is Midnight Snack.